Ito na po yung ating last day of explaining the Mass. We have started po, in the next slide you could see, a kind of summary. Ang Misa po pala is an encounter with the four different parts of introductory, liturgy of the word, of the Eucharist, and concluding rites. We are coming before the Lord to go for a mission. So in the next slide, we started to look into the introductory part. Ito pala yung isang invitation sa Diyos. Hindi po tayo nagpupunta sa simbahan, tinatawag po tayo. And it is upon us to respond to come to His presence. Doon lang po nangyayari ang inkwentrong ito na napaka-special between God and man. So in the next slide, we saw that there is the liturgy of the word. Yan po ang pamamahagi sa atin ng kagustuhan, kalooban ng Diyos. Nais siya tayong kausapin at sabihin sa atin ano bang naaayon sa kanyang kalooban. And so, after that, we would go to the liturgy of the Eucharist. No? Ito yung ating masigit na pinapahalagahan sa Misa kasi dito po talaga hindi lang natin naririnig ang tungkol sa Diyos, kundi siya mismo ay makikiisa sa atin, lalo na sa komunyon. And so now, we would move. We saw the importance here of the Eucharistic prayer, kung saan tayo kaisa. Tayo means the whole church, dito sa lupa, sa purgatorio at sa langit, tayo kaisa ng Santissima Trinidad. And look at the Eucharistic prayer. May Father, we implore in the preface, we call on the Spirit to transform the bread and wine. Jesus consecrates himself to the Father by offering himself because it's God's will that his love for us to send us his Son. And we remember, therefore, the death, resurrection, ascension, and the glory of his Son until we end with the doxology. Pag nagdadasal po natin ating sarili, when we pray for the church to make her grow in charity, tapos mininename po natin ang Santo Papa, ang ating obispo ng lugar natin, at yung mga clergy, at tayong, yung ating mismo mga lay leaders. Pero inaalala din po natin ang mga namatay na nasa purgatorio at kailangan po makarating sana sa langit sa mas mabilis na panahon. Kaya pinagdadasal po natin ang kanilang mga pangailangan kung kailangan man nila. And then finally, we pray together with the saints. So ngayon, eto, nakita rin po natin how in the liturgy of the Eucharist, meron tayong inaalala, zikaron, meron tayong memorial, anamnesis. Yan po ang yesterday, pero ngayon today is made present. Totoo po na narito at nangyayari po itong memorial of the death of the Lamb. Yun, simbolo lang. Pero above all, the memory is made present of the death of Jesus for us. Bakit? Kasi yan po ang forever. Ano po ang forever? Na si Yeso Cristo ang nasa gitna ng lahat ng ito sa plano ng Ama. And therefore, this is also our joining already in anticipation, the heavenly banquet. So now, let's go now to the so-called concluding rite. Diba? Ang concluding rite is actually, sabi natin, go. Commissioning po. Yan, kita niyo si Jesus, kinukomission ng mga apostoles isa-isa. The next slide po, sino itong mga apostoles na ito? Pinasiwalat niya. Go and teach. So kanya-kanya sila pong meron dala at sila po ay makikipag, they will share the word of God. Sorry po, ano, 12 yan, yung mga dalawang ulo po sa pinakababa. Tuktok na lang po ng ulo nakalagay sa ating slide. Tapos po, after this slide, makikita po natin sa Misa, merong tinatawag na post-communion prayer. Ito po ang simula ng concluding rites. Post-communion prayer. Pagkatapos ng komunyon, may dasal of conclusion. No? Tapos po, merong blessing.
after the Lord be with you, greeting po yun, may blessing. The Father and the Son and the Spirit, of course. Tapos doon, anong gagawin ng pare after go, the Mass is ended, he will kiss the altar. Tapos po, siya ay mag-genuflect or magbabaw sa altar at sa Santissimo, at tapos mamarcha sila palabas. Ayan. So tingnan po natin itong concluding rite. Nakita niyo po, halos katapat ng simula ng introductory. Kung merong introduction, may conclusion. Pero tingnan niyo po, yung entrance, pagkatapos ng genuflection, kissing the altar, sign of the cross, greeting and opening prayer, nagtapos po ito sa concluding rite with simula muna sa prayer, concluding, katapat ng opening, may the Lord be with you, greeting, may blessing in the name of the Father, which is a cross, magkikiss po sa altar, mag-genuflect or bow, at mamarcha palabas. Ano po ang nangyari? Next slide po. Aba, may paloob, may palabas. So, ang tawag po dyan, full circle. Di ba po ba? Pero, hindi lang po yan ang parts ng misa eh. Hindi lang yung papasok, tapos palabas. Ano nangyari sa gitna? Tingnan niyo po ang next slide. May liturgy of the word. Tapos, may liturgy of the Eucharist. Parang po yung word, liturgy. No, it means celebration. Liturgia means a celebration of praise to God. Praising His word. Of course, culminated with the presence of Jesus Christ. Pero, palagi po nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Ito lang po ang relihiyon sa buong mundo na sinasabi natin, kinakausap, nakipag-usap sa atin ang Diyos. Ito lang po. At meron po tayong proof, meron pong nakasulat. Isinulat po ito nung mga nakarinig, nang nakamalas po. Tapos meron pa rin tayong Eucharist. Yung mga Protestante po natin, hanggang doon lang sa liturgy of the word. Tayo po, merong liturgy of the word. Parang the word became flesh. The word came and became flesh. So word muna, tapos flesh. The body of Christ, di ba? Hindi lang the word. Anong the word? The word became flesh. So yan, nangyayari sa atin. So, kung titinan po talaga natin, yan po ang full circle. Anong ginawa sa atin? Pinalapit po tayo ng Diyos sa kanyang simbahan, sa dambana. At sinabi niya sa atin sa introductory rite, hello, narito ako. Nandito ako. So, kaharap tayo, magkaharap tayo. Kung gusto niyo po natin magkaroon ng parang ma-invite po tayo, makausap natin ang Santo Papa, si Pope Francis. Ito pa ang ating mismong Panginoon. Iniimbita tayo sa Misa, makiharap sa Kanya at makinig. Alam niyo, bago naman kumain, di ba, sa isang pagbisita ka, magkikwentuhan naman. Hindi naman kagad, ano po ba ang pagkain? Nakakaya naman po yun. So, liturgy of the word muna. Talakayan. So, God talks to us, bibidahan tayo ng Diyos ng kanyang pagmamahal. I-remind sa atin, ano ba ang kanyang kalooban ever since? Isa lang naman niya po eh, ang ating salvation. Tapos sabi niya, gawin natin. Ngayon na mismo, itong salita ko, isabuhay natin, isagawa natin, at iaalay ko ang aking anak sa inyo. Ngayon, he will be the life of the world today. So yun po, liturgy of the Eucharist. Ngayon, dahil dito, makita niyo po, may procession papalapit sa simbahan. Pagpasok po, papuntang simbahan. Tapos po tayo uupo para makinig. Because God is in front of us. God is with us. Pero alam niyo, hindi ko in-stress. So may offertory procession. Alam niyo po yung offertory, yung tinapay at ang alak. Tayo yun eh. It represents our, di ba? The offering of ourselves. Alam niyo saan tayo pupunta? Lalapit po tayo sa altar. Dadalhin po tayo dun mismo sa altar.
hindi lang po yung parit mga servers. With the bread and the wine, tayo po'y nasa tabi. We are beside the Lord. Kasi di ba sabi natin, altar is the body of Christ. Ilalapit po natin ating sarili. So may prosesyon para makinig. May prosesyon para mas lumapit sa altar. Alam niyo po, may prosesyon. Communion procession para tumanggap ng Santissimo. So God in front of us, God beside us, now God tells us, come, let me come in. God in us. Yun po ang ibig sabihin ng communion. Nakakapanghinayang po mga kapatid. Hanggang dun lang tayo sa altar. O minsan nakakalitaan pa natin, we don't even offer ourselves during the Mass. Hanggang pakinig lang tayo. Come, please come, sabi ng Panginoon. Magkasama tayo, magkaisa tayo. Talagang maging isa na lang tayo. And that is the communion. Bakit? Go. Dalhin mo ako sa labas. Go. Bring me to the world. Ngayon magkasama tayo, magkaisa tayo. Ikaw na ang tabernakulo. Ikaw na ang aking representante sa labas. Yan po ang ibig sabihin ng Santa Misa. Napakaganda po. At sabihin ko sa inyo, ito po ang pinakamalaki pagkatapos ng buhay ko, pinakamalaking regalo ng Diyos na ako mismo tawagin makapag-misa. Nandun po ako palagi sa misa. Very present po ako. At ginugunita ko dito, ano nga bang kalooban ng Diyos? Pinapayagan pa ako ng Diyos maging kahalo sa kanyang pagbibigay ng kasalita sa omilia, sa explanation. Tapos hahawakan ko po ang tinapay at ang kalis at magiging sarapan ko mismo katawan at dugo ng Panginoon. Kitang-kita ko po. Magkaharap ka rin. Tapos wala pong pare na pwede magmisa na hindi magkukumunyon. Ito po ang last ko. Di ba? Kailangan naman po tayo pag tayo nagkumunyon, wala man tayong kasalanang malaki, no? Wala tayong mortal sin. Diba? Magsimba ka minsan isang taon, edi may 364 days ka pwede magkasala. Diba? Eh, magkumpisal ka bago ka magkumunyon, Easter Sunday yon. Kunyari, magkumunyon ka tuwing Linggo. Aba, anim na araw ka lang pwede magkasala. Diba? At bago maglinggo, eh, magkumpisal ka muna kasi malaki kasalanan mo eh. Mga kapatid, eh kung magsisimba ka araw-araw at nagkukumunyon ka, pwede ka pa magkasalang malaki? Mahirap yata. Honest to goodness po, may katagalan na po, I have not committed a mortal sin. Bakit? Eh kailangan ako. Alang naman magkumpisal ako araw-araw. Eh kailangan ko siya tanggapin everyday eh. Nagmimisa po ako eh. Ito, dadalhin tayo ng komunyon sa langit. Ang tawag sa kanya, Viaticum. Ang tawag po sa kanya, kasama mo patungo sa langit. Kasi, dahil sa kagustuhan mo, alam mo, magkukumunyon ka, you will try to make yourself less unworthy. Well, never worthy. But at least less unworthy of the Eucharist. Kung ikaw ay sa born again, hanggang pakinig lang yon. Pag ikaw ay nasa misa, magdidesisyon ka. You have to make a decision to go to the communion procession and receive. Mga kapatid, ang daming effect po nito. Ba't nyo pa paghihinalaan ng inyong asawa kung nangangaliwa ay nagkukumunyon araw-araw? Diba? So yun po. Let's go now and finalize our Mass
believing that this is a wonderful place where we meet God. So the